May panibagong record high na daily new COVID cases. 22,820 ang mga bagong kaso ngayong araw. Sa kabuuan, 2.16 million na ang nagka-COVID sa bansa. 166,672 naman ang active cases. Sa gitna ng dumaraming kaso ng nagkaka-COVID, panibagong dagok ang inaharap ng Philippine General Hospital na isa sa mga pangunahing COVID referral hospitals sa Pilipinas. Labing isa kasi sa mga volunteer doctors nito ang hindi na nag-renew ng kontrata. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, karamihan kasi sa mga doktor ay gustong mag-residency training na. May mga nurse na rin daw na nag-resign dahil sa pagod, habang ang iba nagkakasakit. Sabi ni Del Rosario, nire-respeto nila ang desisyon ng mga nagbitiw na doktor at nurse. Pero aminado siyang malaki ang epekto nito sa pagtugon ng ospital sa mga pasyente. Lalo taabot sa 70% ng kanilang mga pasyente ay severe o di kaya ay critical ang kondisyon. Kumukuha na raw sila ng mga doktor mula sa ibang department para sa mga COVID patients. Puno na rin daw ang 300 COVID beds habang nasa 30 pasyente pa ang naghihintay na ma-admit habang nananatili sa emergency room. Puno na rin ang kanilang ICU. Sa datos ng Department of Health, high risk na ang bed occupancy sa buong bansa na nasa 70%. Halos 76% namang okupado ang mga ICU bed. Samantala, gusto naman ng Metro Manila Council na luwagan ang restriction para sa mga fully vaccinated ng individual. Ayon kay MMDA Chairman Benher Abalos, makatutulong ito sa vaccination campaign ng gobyerno pati na sa ekonomiya. Inaasahan daw na sa susunod na buwan na abot sa halos 78% ng target na mabakunahan ang magiging fully vaccinated na. Wala pang tugon dito ang IATF. Halos lahat ng mga minor de edad at tauhan ng isang bahay ampunan sa Quezon City ang tinamaan ng COVID-19. Sa 168 na nasa loob ng orphanage na ipinapatakbo ng isang non-government organization, 122 ang nagpositibo, 99 sa kanila minor de edad. Sa pagsisiyasat ng Quezon City Epidemiology Surveillance Unit, August 19 na itala ang unang positive case sa orphanage. Pero hindi raw ito agad na i-report kaya nitong linggo lamang nakapagsagawa ng mass testing at contact tracing. Ayon sa orphanage, matagal na silang hindi tumatanggap ng mga bisita. Pero nitong Agosto, may mga tauhan silang lumabas ng compound para magpabakuna. Tinitingnan kung sila ang nagdulot ng outbreak. Nagsasagawa rin ng sariling investigasyon ang bahay ampunan. Nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng 14-day lockdown sa lugar. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang playtime ng mga bata nakakatulong sa kanilang creativity. Pero hindi lang pala mga bata ang nakikinabang dyan, ha? Gaya na lamang ng isang mommy na lumabas ang pagiging malikhain ng gawan niya ng play kitchen ng anak gamit ang mga karton na abubot sa kanilang bahay. Silipin natin yan sa kwento ni Katrina Son. Mayroong oven. Stove. Sink, ref, at iba pang kitchen appliances. Convinced ka na ba sa play kitchen na yan? Maniniwala ka bang DIY lang iyan at yari karamihan mula sa karton? Paano? Itanong natin sa mami na kinaririyan. Mga March po ata yun, bumili po kasi kami nung wooden dollhouse. Tapos nung in-unbox na namin, nang hinayang ako dun sa box na itapon kasi ang ganda. Yung nanay ko naman po may sari-sari store. Nag-provide po siya ng additional boxes. Tapos in-assemble ko na lang po yung layout niya. Ang design, request daw mismo ng kanyang 3-year-old na anak. Ang napili niya is yung parang naka-L-shape siya. Tapos may window daw. Kaya yun po ang inano ko, ginawa kong design. Buwan ang iginugol ni Margie sa pagbuo ng play kitchen. Bukod sa organized na, kompleto rin ang laman nito. Saan pa nga ba galing? Kundi sa mga abubot na makikita lang din sa bahay. Ang calculator na ito na transform sa microwave oven control panel. At ang handle ng lumang hairbrush, handle na ngayon ng kawali. Tapos may mga luma po kaming tin cans, yung mga galing sa mga Choco Dream Cakes, yung takip nun. Binutasan ko na lang, saka in-screw ko po. Saka yung mga
pop socket ng cellphone yung mga handle nila. Pati dun sa mga knobs ng stove, yun din po yung ginamit ko dun. Yung takip ng mga mineral water. Tapos, para maiikot siya, nilagay ko yung mga pop socket sa cellphone. Yung... Ani Margie, ngayong bawal lumabas ang mga bata. Pagkakataon namang ilabas ang ating pagiging malikhain. Bukod sa nakapag-repurpose sila ng mga gamit, nagkaroon pa sila ng bonding moment ng pamilya dahil sa cardboard kitchen. No, maraming benefits din po kasi yung ganun, lalo na sa mga bata. Less screen time tapos yung ano rin nila, imagination, lumalawak. Yung mga motor skills nila, yung pagkakat-kat nila, kunyari pagluluto-luto. Tapos lalo silang magkapatid, nagbabanding sila doon. Tip niya sa mga nag-iisip ng home projects with the kids? Hayaan nyo lang yung creativity nyo na ano. I-involve nyo kung cooperative na yung anak nyo. I-ano nyo yung mga ideas nila. Ipasok nyo kung gagawa kayo ng mga projects na ganyan, mga DIYs. Kung sila rin naman kasi yung maglalaro eh. Bali, isama nyo sila dun sa process. Katrina Son, Jimmy News. Pinayagan na ang taas presyo sa ilang pangunahing bilihin pero hindi pa raw yan dapat maramdaman agad ng mga mamimili. Ngayon pala ang humihirit na rin ang dagdag presyo ang ilang manufacturer ng mga Noche Buena products. May report si Bernadette Reyes. Ilang araw hindi nakapamalengke si Annabelle dahil sa bagyong Julina. Ngayong araw, nagulat siyang tumaas na ng 20 pesos ang bangus na 160 na ang kilo ngayon sa Muñoz Market sa Quezon City. Ang tilapia na 100 pesos kada kilo ang pinakamura noon, 120 na ngayon. Paunti-unti lang yung bilhin para tipid talaga. Maging ang galunggong na 160 pesos lang noon, 240 na ang kilo. Medyo mataas po. At saka mahina ang supply, kaya gano'n, nagtataas po ang dealer natin. Matumal talaga, kaya yung tinda namin kahapon, andito pa rin, meron pa rin. Ayon sa Department of Agriculture, nagsimula na ang closed fishing season, kaya kakaunti ang isda ngayon, pero may iba naman raw mapakukunan ang supply. We are also looking into in other areas kasi meron kunyari sa Mindoro. Bumaba naman ang presyo ng mga gulay bagyo tulad ng repolyo, pechay bagyo, broccoli, cauliflower, carrots at sayote. Ayon sa Department of Agriculture, pababa na ang presyo ng mga highland vegetables. Pero maaaring may pagtaas daw sa presyo ng mga lowland vegetables o gulay Tagalog, depende kung saang lugar magmumula ang supply. Tinamaan ng yung Region 4A, meron ka pang 1, 2, 3, tsaka 5 na panggagalingan ng vegetables. Kaya with that, we are looking na dapat hindi masyadong gumalaw ang presyo dito sa Metro Manila. Sakali may pagtaas, hindi rin naman daw ito agad mararamdaman. Epektibo na rin ang taas presyo sa ilang pangunahing bilihin tulad ng mga sardinas at iba pang canned goods, gatas, kape at noodles matapos aprubahan ng DTI ang hirit na dagdag presyo ng ilang manufacturers. Pero hindi pa ito ramdam sa ilang pamilihan. Mayroon pang mga stock na marami pa. Apo. Baka pagkaubo sa... mag-taas. Humihirit na rin ang taas presyo ang ilang manufacturers ng Noche Buena products, pero siniguro ng DTI na pag-aaralan itong mabuti. Usually karne, yung mga nare-receive natin, yung mga meat products, na Christmas meat products, kasi nga yung presyo ng importation, yung cost ng MDM, ng mga nagtaas naman sa global market. So less than 10% naman rin yung request nila. Bernadette Reyes, GMA News. Limang OFW sa Saudi Arabia ang nakaranas ng pangmamalupit mula sa kanilang among dating general. At pinagbabalot pa umano sila ng droga ng anak ng kanilang amo. Hindi ko po sukat akalain na yung magiging trabaho ko doon, na isa pala akong pagbabalot ng droga niya. At pag hindi po ako sumunod, sinasabunutan po ako at susunugin ng sigarilyo. Pinagsisipan na lang po ako sa... ari ng ilang beses. Hindi ko po alam kung ano pong dahilan. Bukod sa dating general, asawa at mga anak nila, tumutulong din sa pananakit ang isang Pilipinong mayordoma sa bahay sa utos ng mga amo. Binabantaan na kung hindi niya ito gagawin, ay siya naman ang sasaktan. Nakaligtas lang ang mga OFW nang maisipan nilang i-video ang paggamit at pag-iimbak ng droga ng anak ng dating general. Nagbanta raw sila na ipapakalat ang video.
Kaya napilitan ng kanilang amo na ihatid sila sa Labor Office ng Pilipinas sa Riyadh. Hindi ko alam kung makakayanan ko pa o makikita ko pa yung mga anak ko. Kaya yung ginawa namin na ebidensya na ipinakita sa amo namin. Pasipalara na lang po yan kung ano ang mangyayari sa amin. Pero bago namin ginawa yun, naka-ready na kami kung anong mangyayari sa amin. Kung mapatay man nila kami, alam ng pamilya namin. Nagbigay naman ng tig 12,000 Saudi Riyal o mahigit 150,000 pesos na danyos sa kada OFW ang kanilang amo. Ibinigay rin ang kulang nilang sahod. Ikinababahala nila ngayon ang sasapitin ng ilang Pilipinong pumalit sa kanila. Sabi naman ng Philippine Overseas Employment Administration, bagamat may mga isolated cases na kagaya nito, patuloy ang verification process nila para matiyak na mga karapat-dapat lang na employer ang mapipiling padalhan ng mga OFW. Wala pang pahayag ang recruitment agencies ng mga inabusong Pilipina. Isa sa kilalang katangian ng mga Pilipino ang bayanihan. Basta't nagtutulong-tulong, kahit ano pwedeng ma-achieve. Patuloy dyan ang isang library na binuo ng isang komunidad sa tulong ng dalawang arkitekto. Ang resulta ng kanilang bayanihan, nakakuha ng parangal sa Venice. Wow. Ikikwento sa atin yan ni Bernadette Reyes. Maaliwalas at presko ang istrukturang yan produkto ng pinaghalong kaisipan ng isang komunidad. Sa tulong ng dalawang arkitekto, mababakas sa itsura ng proyekto ang mga katangiang bukod-tangi sa ating mga Filipino. The word maaliwalas kept coming up. So as we know, this is a Filipino concept of space which is used to describe spaces which are bright, open, airy, well-ventilated. Saksi sina Sudarshan Kadka at Alexander Forunes sa diwa ng bayanihan ng mga tao sa Angat, Bulacan. They actually use the term bayanihan actively in the way that they build their houses and also the way that they do the farming and also the way that they maintain the spaces around the village. These are traditions that enables people to come together and to work towards a shared goal. And you very often find that these traditions, they emerge in the face of calamities or disasters, but it's also practiced in the everyday life. Ilang taon na silang lumilibot sa buong mundo para isulong ang konsepto ng mutual support sa pamamagitan ng architecture. At bilang paghanga sa komunidad, ito ang kanilang inspirasyon sa proyektong isinali sa prestigyosong Venice Architecture Biennale ngayong taon. Dinala ang buong estruktura roon para sa kompetisyon. Nagkamit ito ng special mention as National Participation Honor. Unang beses nakatanggap ng ganitong parangal ang Pilipinas. We had to learn about the culture, the values, you know, the livelihood, you know, kind of the how they interpret what is the meaning of community or what is the meaning of bayanihan. So all of these were done collaboratively from the start. Ang kanilang nabuo, isang istrukturang naglalaman ng pinagsamang community library at resolution space. Bawat balangkas at disenyo, ginawa sa tulong ng mga lokal. Mula sa pag-iisip ng konsepto hanggang sa pagbuo nito. The community identified that they needed a space for children to study after school and also for people to mediate some conflicts they might have. Wala pa man nakatakdang petsa, inaasahang maibalik ang library sa Bulacan kung saan bukod sa mapapakinabangay, magsisilbing alaala sa samahang nabuo sa pagitan ng mga arkitekto at komunidad. Question of, you know, what a building can represent when it's built through traditions and mutual support. But these are also stories of something we have achieved together, and buildings are really a manifestation of what we have achieved together. The typhoon or the fire might take away the building, but the stories will remain in our heart forever. Bernadette Reyes, GMA News. Pinagbabayad ng korte ang lungsod ng Loveland sa Colorado sa Amerika para sa pamilya ng isang lolang may demensya na nabalian ng buto habang inaaresto noon ng dalawang pulis. I'm going home. Oh my goodness. No, no, on the ground. Stay on the ground. I'm going home. Ginamit na ebidensya ang video na yan upang idiin ng dalawang police officer na umaresto sa matandang may demensya. Nagtamo siya ng bali sa balikat at mga sugat matapos ang insidente.
Sabi ng mga pulis, inaresto siya matapos umanong mag-shoplift sa isang shopping center. Bukod sa danyos na $3 million o 149 million pesos, tinanggal din sa serbisyo ang mga pulis. Nahaharap din sila sa patong-patong na kaso. Nakatakda ng basahan ng sakdal ang isa sa kanila ngayong buwan. Tila eksena sa isang science fiction film ang tagpo sa England. Nagmukha kasing in-invade ng mga hayop ang kalangitan doon. Ang saranggola yan na hugis hayop, o oh, diba? Ganda. Para sa St. Anne's Kite Festival. So nice! Napuno ang kalangitan ng mga makukulay na saranggola na may iba't ibang hugis at laki. Merong bear, may lizard, ayun, may octopus. Galing, eh? Nagbabalik ang St. Anne's Kite Festival matapos makansela noong nakaraang taon dahil sa pandemya. Di bababa sa 3 ang patay at mahigit 20,000 pamilya ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Julina. Ayon yan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang ilang pamilya na trap pa sa baha sa kasagsagan ng bagyo. Nadadala ang bahay ni tatay. Yun, nadala. Ako. Tinamaan ng malaking troso ang bahay na yan sa kasagsagan ng bagyo. Tumagilid ito at tinangay ng lumaragasang baha. Hindi naman makalabas ng bahay ang pamilyang yan sa Batangas dahil sa taas ng baha. Pinasok ng tubig galing sa ilog ang kanilang bahay at inabot pati ang kanilang mga gamit. Sa Santa Rosa, Laguna naman, nalubog sa kulay putik na tubig ang ilang barangay. Sa Masbate City, maraming bahay sa coastal barangay ang sinira ng bagyo. Marami ring nagtumbahang puno. Sa Las Piñas, nagsimula ng maglinis sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha. Binomba ng tubig ang makapal na putik at pinaghahakot ang mga nagkalat na basura. Sa Metro Manila naman, umabot sa mahigit 60 tonelada ng basura ang nahakot sa mga pumping station na humihigop ng baha sa Metro Manila. Sa sobrang dami ng basura, nasira ang trash rake ng pumping station ng Tripa de Galina. Kinailangang sumisid ng ilang taga-MMDA para masilip ang ilalim ng pumping station. Papalabas na ng West Philippine Sea ang Bagyong Julina habang posible namang magdala ng pag-ulan ng Bagyong Kiko na maaari pa rin maging super typhoon sa extreme northern Luzon sa mga susunod na araw. Bumilis pa ang kilos ng Bagyong Julina na huling namataan 410 kilometers west ng Dagupan City. 85 kilometers per hour ang lakas ng hangin nito at may bugsong 105 kilometers per hour. Posibleng tuluyan ng lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Julina ngayong gabi. Nasa 550 kilometers east ng Baler Aurora ang Bagyong Kiko. May lakas ng hangin na 195 kilometers per hour at bugsong 240 kilometers per hour malakas. Nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Cagayan. Kabilang na ang Babuyan Islands, northeastern portion ng Apayao at Isabela. Posibleng tumawid ang Bagyong Kiko sa northeastern Cagayan hanggang vicinity ng Babuyan Islands at Batanes bukas ng hapon o Sabado ng hapon. Kaya asahan po ang mga pag-ulan. Sa Linggo ng hapon, posibleng lumabas ng PAR ang Bagyong Kiko. Buntis na ang Hunger Games at X-Men star na si Jennifer Lawrence. First baby nila yan ng kanyang non-showbiz husband at art gallery director na si Cook Maroney. Kinumpirma ito ng kanilang representative sa People Magazine. June 2018 nang maling si Jennifer kay Cook, after more than a year, kinasalang dalawa sa Rhode Island. Dinaluhan ng mahigit 100 guests ang wedding ceremony, kabilang na sina Adele, Amy Schumer, Kris Jenner at Emma Stone. Mm-hmm. Samantala, inanunsyo na rin ng model at celebrity na si Kylie Jenner na buntis siya sa kanilang second baby ng rapper na si Travis Scott. Ibinahagi nila sa Instagram ang pagpapa-ultrasound ni Kylie, ang kanyang baby bump, at ang pagbabahagi ng good news sa mommy ni Kylie. Gold down ng American indie pop band na Lainey sa kanilang bagong album na GGBBXX ang mapagaan ng anumang pinagdadaanan ng kanilang fans. No!
Sa virtual media press con ng vocalist na si Paul Klein, sinabi niyang ibang-iba ang atake ng kanilang bagong album. From acoustic at super pop, very loud daw ang GGBBXX. Hindi na raw sila ang nakasanayang bedroom pop band dahil sa malakas na drums at bass ng mga bagong track. Sayang nga lang daw at hindi nila ito maiperform ng live, lalo sa kanilang fans sa Southeast Asia kasama ng Pilipinas dahil sa travel restrictions ng pandemic. Kaya ibinubuhos na lang daw nila ang kanilang oras sa paggawa ng mga bagong kanta. We hope it makes you feel good. We hope that you feel like you're not alone and that whatever you're going through, that I've gone through it and we've gone through it and other people have gone through it and that you're gonna make it. Patay ang isang truck driver matapos maatrasan ang kanyang truck sa Cagayan de Oro City. Pabala po, sensitibo ang video na inyong mapapanood. Makikita ang driver na si Rani Cabaneros na nakaupo at kausap ang kanyang pahinante na naghihintay raw noon ng resibo ng kanilang mga dineliver na frozen goods. Maya-maya, makikita ang sumisenya siya. Yun pala, inutusan niya ang kanyang pahinante na iabante ang kanilang truck nang biglang... Eto na nga po. Mabilis na umatras ang truck at napitpit nito si Cabaneros. Oh, agad siyang binawian ng buhay. Sumuko naman ang pahinante na bayaw ng biktima. Hindi raw niya alam na naka-reverse gear na ang truck. Paalala naman ng mga pulis, huwag galawin ang sasakyan kung hindi naman otorisadong magmaneho. Inspirasyon ang hatid ng isang teacher na cancer survivor sa Cagayan. Matapos malampasan ang pagsubok, balik pagtuturo na siya. Ang eskwelahan na kanyang pinapasukan, pinatayuan ng classrooms ng GMA Kapuso Foundation. Huwaran at magaling na guro. Si Teacher Sheena May Tabisaura ng Abaryonga National High School sa Santo Niño sa Cagayan. Pero taong 2018, isang hindi inaasahang dagok ang dumating sa buhay ni Sheena. Na-diagnose siya na may papillary carcinoma, isang uri ng thyroid cancer. Naging 10 daw yung bukol niya po. 10, tapos out of 10 na bukol, 4 po yung malignant. Muntik na raw noong sumuko si Sheena, lalo noong pakiramdam niya ay hindi na siya gagaling. Hindi yung binigay ng Diyos, kung hindi ko kaya, kayanin ko to para sa pamilya ko, lalo na sa anak ko. Nung inambulansya nila ako, ang word ko na nun, pagod na ako, naka-oxygen na ako, hindi pa rin ako makahinga. Lahat na binibilin ko na nun, lalo na yung anak ko. Matapos sa isang taong pakikipaglaban, cancer survivor na ngayon si Teacher Sheena. Hinatira ng GMA Kapuso Foundation ang grocery packs ang kanilang pamilya. Sa ngayon ay nagtuturo na ulit si Teacher Sheena na bukod sa pagiging magaling na guro, nagtapos siyang salutatorian sa Abaryongan Uneg Elementary School, isa sa mga eskwelahang pinagawan ng mga bagong classrooms ng GMA Kapuso Foundation matapos hagupitin ng bagyong Ulysses ang buong Cagayan noong nakaraang taon. Napakasaya na naging parte kami ng naging kabahagi ng GMA Kapuso Foundation no, sa proyektong ito. Masarap sa pakiramdam na nandyan tayo sa bawat panahon ng pagbangon. Salamat po at natulungan niyo itong aming eskwelahan. Malaking tulong po yan sa mga mag-aral dito. Yung anak ko magagamit na din niya. Isang aso na ang kinilangang i-rescue noon dahil sa naranasang pang-aabuso, siya na ngayong sumasali sa mga rescue operations. Ang maltreated dog turned rescue dog, pinarangalan pa dahil sa kanyang kabayanihan. Tumulong kasi ang aso na si Zeus para mahanap at ma-recover ang lahat, ang labi ng 2 biktima ng landslide sa Antamok River sa Itogon, Benguet noong Agosto. Kaya naman bilang pagkilala sa kanya at kanyang handler, binigyan sila ng Outstanding Service Medal at Certificate for Outstanding Performance ng Police Regional Office Cordillera.
Si Zeus ay inabuso at pinabayaan noon bago inampon at inilagaan ng mga pulis. Isa na siya ngayon sa mga magigiting na canine search and rescue dogs ng Cordillera Police. Congrats, Zeus, at sa iyong mga handler. Tuloy-tuloy lang ang mga balitang dapat yung malaman. Susunod na po ang saksi. Ako si Ato Maraulio. At ako si Maki Pulido para sa Pilipino. Ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.